Pero hindi bago, patapos ang torture niya, at patapos ang pagpapahirap sa kanya, at pagtataka ang panggagahasa sa kanya. Kaya pinangalanan niya akong Kip mula sa salitang Dakip. At ginawa niya alaala ang aking pangalan ng mga taong Yumao para sa kalayaan. Ngayon, isipin natin, nalibing na siya, wala ng pag-asa. Move on na lang tayo, guys, kasi ganun talaga. Pero sasabihin ko sa inyo ngayon bakit hindi dapat mag-move on. Dahil 10, 3 taong nakulong ang magulang ko sa kulungan. At bawat araw, inaakit niya ako sa puno para ipakita sa akin na sa labas ng kulungan ito, may kalayaan, may mga ilog, may mga bituin, may mga bagay na hindi na nararanasan sa kulungan ito. Kaya wala tayong harapatang sumuko sa laban na ito. Dahil meron pang kalayaan sa ating kinabukasan. Magkakaroon pa tayo ng kalayaan ng justisya. Hindi tayo dapat mag-move on hanggat walang katarungan, hanggat nauubos ang pag-asa, hindi nauubos ang ating pag-asa. Kaya mga magulang ko, pinanganak nila kapatid ko sa kulungan at pinangalanan ng malaya sapagkat nangarap siya na balang araw, darating ang panahon na ang lipunan natin ay magiging tunay ang malaya. Good luck.